March 13, 2008, isang tawag ang natanggap ng mga pulis tungkol sa nasusunog na bahay sa Acacia Street, Barangay Gordon Heights, Olongapo City. Pero pagdating ng mga pulis sa naturang bahay, higit pala sa sunog ang kanilang madadatnan. Dalawang bangkay ng lalaking nakahandusay sa sala ang kanilang nakita. Kinilala ang mga ito na sina George Castor Jr. at Von Mark Bandejas. Hindi nagtagal, dalawa pang bangkay naman ang mga babae ang natagpuan sa loob ng banyo sa ikalawang palapag ng bahay. Sila'y kinilalang sina Scarlett Garcia, isang sexy model at miyembro ng grupong Viva Hot Babes, at pinsan nitong si Rachel Estacio. Tama ng baril ang direktang ikinasawi ng apat at walang indikasyon na sila'y pinahirapan at tinangkapang sunugin ang kanilang mga bangkay para pagtakpan ang krimen. Ano nga kaya ang mabigat na dahilan kung bakit nila sinapit ang madugong katapusan? Bakit napasama ang sexy model na si Scarlett Garcia sa mga nasawi ng araw na ito? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Si Scarlett Mae Buford Garcia ay ipinanganak sa Maynila noong March 13, 1985. Dahil may natatanging kagandahan at magandang hubog ng pangangatawan, ito ang naging puhunan niya upang pasukin ang mundo ng pagmumodelo at hindi nga nagtagal, inilunsad siya bilang FHM model noong 2007. Kasabay nito ay naging miyembro din siya ng sikat na sing and dance girl group na kung tawagin ay Viva Hot Babes. Mabait at matulungin ang pagkakilala kay Scarlett ng kanyang mga kaibigan at kasamahan sa trabaho, lalo na sa kanyang pamilya. Bagay na sinang-ayunan maging nang noon ay tumatayo niyang manager na si J.C. Parker. Pebrero ng 2008 nang di umano'y lumipat si Scarlett ng tirahan sa Barangay Gordon Heights, Olongapo City, kasama ang live-in partner nitong si George Castor Jr. dahil sa hindi pagkakaunawan sa pagitan nilang mag-ina. Isang buwan mula nang sila ay tumira sa naturang bahay. Isang mini party ang ginawa ni na Scarlett kasama ang kanyang pinsang si Rachel Estacio at nobyo nitong si Von Mark Bandejas gabi ng March 12, 2008. Habang masayang nagkakatuwaan ang apat, wala silang kamalay-malay na isang trahedya pala ang nakaambang maganap sa kanilang apat ng gabing iyon. March 13, 2008. Isang nakagigimbal na balita ang gumulat sa buong Olongapo nang matagpuan ang bangkay nilang apat sa loob ng nasusunog na apartment na kanilang tinutuluyan. Ayon sa mga pulis, alas 3:30 ng madaling araw nang makatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen tungkol sa isang bahay na nasusunog sa Acacia Street, Barangay Gordon Heights. Nang respondehan ito ng mga pulis at bumbero, isang nakagigimbal na eksena ang kanilang nadatnan. Hindi nila akalain na mas matindi pa pala sa sunog ang kanilang madadatnan. Apat na bangkay ang kanilang natagpuan at kabilang dito ang modelong si Scarlett Garcia. Batay sa inisyal na imbestigasyon ng mga pulis, walang indikasyon na pwersahang pinasok ng mga salari ng bahay na tinutuluyan ng mga biktima. Ipinapalagay ng mga imbestigador nakilala ng mga nasa loob ng bahay ang mga salarin kung kaya't pinapasok nila ang mga ito. Ang dalawang lalaking biktima ay natagpuang nakatali ng electrical cord ang mga kamay na itinali sa likod samantalang kapwa natagpuan sa loob ng banyo sa ikalawang palapag ng bahay ang dalawang babae na pawang nakagapos din ng electrical cord ang mga kamay. Inakala rin ng mga investigador na nilapastangan ang dalawang babae dahil kapwa ito walang suot na underwear nang matagpuan ng mga pulis, ngunit kalaunan ay napatunayang walang ganoong nangyari base na rin sa pagsusuring ginawa sa mga biktima. Lahat sila ay may mga sugat mula sa tama ng baril sa ulo at sa iba pang bahagi ng katawan na siya nilang ikinasawi. Pati ang alagang aso ni Scarlett ay hindi nakaligtas mula sa mga suspect at ito ay pinatahimik din ng mga salarin.
Pagkatapos daw nito ay pinagnakawan pa ng mga salarinang bahay ng mga biktima. At para mapagtakpan ang ginawang krimen, sinunog pa ng mga suspect ang bahay na kung hindi naapula ay malamang na naabo ang mga katawan ng mga biktima. Base naman sa salaysay ni J.C. Parker, tumatayong manager ni Scarlett Garcia, na noong March 12, 2008, masaya pa raw silang nagkausap ni Scarlett sa telepono upang balitaan si Scarlett tungkol sa kanyang show, kaya naman labis-labis ang kanyang pagkabigla sa nakarating na balita sa kanya kinaumagahan ng March 13, 2008. Pero nang gabi rin iyon, sa hindi malamang kadahilanan ay tila naging balisa ang ama ni Von Mark Bandejas, bagay na hindi niya gaanong pinansin. Ngunit nang makarinig raw siya ng sirena ng bumbero at ng mga pulis, mas kumabugraw ang kanyang dibdib. Ngunit hindi niya naisip na kabilang ang kanyang anak sa mga re-respondehan ng mga ito. Base pa rin sa salaysay ni J.C. Parker, siya ang nagpaabot ng masamang balita sa ina ni Scarlett na nasusunog ang bahay na tinitirhan ni Scarlett at tila natutulog ang mga tao sa loob at hindi alam na nasusunog na ang kanilang bahay. Ayon naman sa salaysay ng ina ni Scarlett na si Ginang Maria Teresa Bouffard, pagkatanggap di umano niya ng tawag mula kay JC, nagmamadali siyang nagtungo sa Olongapo kasama ang kanyang anak. Habang daan ay inutusan pa niya ang anak na tawagan ang kapatid nito, umaasang walang masamang nangyari sa kanyang anak. Ngunit hindi raw ito sumasagot, kaya naman dumoble raw ang kanyang kabah na baka may masama nang nangyari sa kanyang anak. Pagdating daw nila sa bahay na tinutuluyan ni Scarlett, halos kumuho raw ang kanyang mundo nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Samantala, nang mabalitaan ni Mang Gerardo, ama ni Von Mark Bandejas, ang nangyaring massacre sa barangay Gordon Heights, nabalitaan din niya na kabilang sa mga nasawi ang nobyo ng kanyang anak na si Rachel Estacio, kaya naman halos masiguro niyang kabilang din doon ang kanyang anak. Ganun pa man, pilit niyang inaalis sa isip niya na kasama ang anak niyang si Von Mark sa mga napatay. Ngunit tila pinagsukluban siya ng langit at lupa nang makumpirma niya mismo at ipa-identify si Von Mark sa kanya ng mga otoridad. Nagtanong-tanong din daw si Mang Gerardo sa mga nakasaksi tungkol sa mga kaganapan noong gabi ng March 12, 2008. Ayon pa sa nakalap niyang impormasyon, may mga lalaking bisita raw sina Scarlett ng gabing iyon at lumabas pa nga raw sina Scarlett at nobyo nitong si George para bumili pa ng alak, habang lumabas din sina Von Mark at Rachel ng magkasama. Nagtungo naman ang dalawa sa bahay ng pinsa ni Von Mark. Hiniram pa nga raw ng pinsa ni Von ang cellphone nito at earphones para makinig ng music. Ngunit maya-maya raw ay ibinalik na nito ang cellphone kay Von dahil may nag-message dito at nakakatakot ang sinasabi bandang alas 10 ng gabi. Naglalaman daw ng pagbabanta ang mga mensaheng natanggap ni Von, kaya ayaw na sana nitong bumalik ngunit mapilit si Rachel. Dahil iniisip naman nito ang kanyang pinsan na baka hinahanap na rin sila nito. Sa puntong iyon daw ay bumalik na nga ang magkasintahan sa apartment nila Scarlett. Nagpatuloy ang mga investigador sa pagsiyasat sa kaso ni na Scarlett, ngunit sadyang napakailap ng hustisya para sa kanila hanggang magkaroon ng development ng kaso nang ma-verify ng mga pulis na maaaring sangkot sa isang sindikato ng carnapping ang nobyo ni Scarlett na si George Castor Jr. Hot car ang gamit nitong sasakyan nang beripikahin ito ng mga otoridad. Pati na Toyota Vios na ibinebenta naman ito kay Scarlett ay carnap din pala. Nakita rin ang mga investigador na halos lahat ng sasakyang ibinebenta nito ay pawang mga hot cars. Ngunit ito'y hindi nila direktang maikonek sa motibo sa krimen dahil wala silang matibay na ebidensya na maglilink dito sa nangyari sa kanilang apat. Dahil dito, naging sanga-sanga ang direksyon ng imbestigasyon dahil maaari ding pagnanakaw lang ang motibo ng mga suspect. Maaaring pinagtangka ang carnapping ng kotse ni Scarlett ng mga kawatan na noon ay nakapark lamang sa gilid ng kalsada at nang matunugan ito ni na George at sitahin ang mga ito,
Maaaring pinabalik sila sa loob ng bahay at saka doon sila pinaslang sa loob. Ngunit ito'y hindi rin naman nila napatunayan dahil sa kawalan ng mga sapat na ebidensya. Samantala, hindi naman tumigil ang mga imbestigador sa paghahanap ng lead para sa ikalulutas ng kaso hanggang sa matumbok nila ang witness na nagbigay ng description sa mga lalaking nakita niya ng gabing iyon. Nang matimbog ng mga pulis ang dalawang lalaki noong April 8, 2008 sa isang insidente ng nakawan sa Villa Corazon, San Fernando, Pampanga, isang buwan makalipas ang pagpaslang kina Scarlett, nagmatch ang description ng mga ito sa description na ibinigay ng witness sa mga pulis. At doon nga ay positibo niyang in-identify na sila nga ang nakita niya noong gabi ng March 12, 2008. Positibong kinilala ng witness ang dalawang suspect na sina Ferdinand Cadenas at J.R. Mojica alias John Ariel Santos na kapwa taga Mandaluyong City. Nagmatch ang baril na ginamit ng mga ito sa ginamit nilang baril sa pagpaslang sa apat noong madaling araw ng March 13, 2008. Kasabay ng pagkatiklo ng dalawa, hindi tumigil ang mga pulis hanggat hindi nila napapangalanan ang iba pa nilang kasamahan. Inisa-isa ng dalawa ang pangalan ng mga kasamahan na pumaslang kina Scarlett. Sila ay sina Henry Fong, Benny Crisologo na kapwa taga San Juan, Manila at Anthony Benipayo na taga Pembo, Makati City. Magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin silang pinaghahanap ng batas. At bagamat nakakulong na ang dalawang kawatan, patuloy pa ring naghuhumiyaw ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi dahil patuloy pa ring nakakalaya ang tatlo pang suspect sa pagpaslang sa kanilang mga kapamilya.